facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel RJ News. This is a DZRJ editorial. The Philippines is leading in lower numbers of COVID-19 cases, with cases staying low. In a summary of selected countries by improvement on COVID-19 by the New York Times as of September 5, 2020. Higher numbers but staying high, top three countries are India, USA, and Spain. Higher numbers but going down, top three countries are Colombia, Bolivia, Ecuador. Lower numbers but going up, top three countries are Switzerland, United Kingdom, and Canada. Lower numbers and staying low, top three countries are the Philippines, South Africa, and Saudi Arabia. Increasing deaths, top three countries are Australia, Hong Kong, and South Korea. This is a DZRJ editorial. Nakita po yung police bumunot ng baril. Yung mic ko lang nagkardudot ng baril. At pinalo sa akin, buti malo, sa ulong ano, sa ulo ako tinamaan. Ano po kaya ang pagkaramdam ng mga mismong biktima na susumbo sa amin? Balas ang talaga ng nalibiktima. At nagpakita na ang pulis na mukhang kapre. Bonbulbo, nagpagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Pulpo, siyang bahalang bumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Pulpo, nagpagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Pulpo, siyang bahalang bumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aling at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na un. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang imbis lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan kung magkalilangan. Handang handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Pulpo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bon Pulpo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Pulpo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Hello! Alright! Magandang magandang hapon! Ayan, isumbong mo kay Tulpo na po. Tumutok na ako kayo dito sa aming palatuntunan. Ngayon po ay September 10, 2020. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Bon Tulpo, ang bago niyong kakampi, sitting in for Kuya Mon, Kuya ng Bayan. Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Natutuwa ako, partner, sa sinasabi mo, bagong kakampi. Gusto ko yun. Ay, maraming salamat. Naisip ko lang nung kailan. Oh, nice. Yeah, thank you. Ay, ano sa... Oh, isang oras na naman ho kami, ha? Happy nga natin gawing itong alas tres ay gawing ugaliin. Ayun, ha? 3 o'clock habit. No? Ang pagsubaybay ho dito ho sa aming palatuntunan. Mamaya po may mga tampo ko tayo, mga sumbong na naman, partner. Mm-hmm. May mga naka-line up na naman tayo, mga maganda, good news. May mga good news tayo. Mm-hmm. Hopefully good news naman sana lahat or lagi. Oo, masaya tayo, partner. Masaya kami dito sa isumbong mo kay Tulfo, partner. Dahil kanina yeah. Umaga, di ba, na ano mo, natetensang lahat dito, praning na praning. Kasi gagawin namin yung rapid test. Mag-rapid test tayo lahat dito. Kanina po yan, mga kaibigan. Hindi masakit. Huwag kayong matakot. Lahat takot eh. Hindi ba yung ano, partner, yung sinusuksukan? Ano naman yun? Ah, swab yan. Swab test. Swab test. Yun ang masakit.
Yun, yung sa amin ginawa kanina, rapid test. Ayun. Yung may mga piniprick lang na konti sa daliri, kuha na ng konting dugo, tapos itetest nila yung dugo mo. Parang at ano pala yun? Yeah. Parang ano pala sa diabetes, yung ganon. Yes. Okay. At sa amin pong lahat ng staff ng Isong Buong Mukha'y Tulfo, i-congratulate mo kami, partner. Congratulations sa lahat. Thank you. Awa very ng good. Diyos. Ayan. Negative po kaming lahat. Ayan. Yay! Ayan. Dahil so COVID-free. Yeah, actually yan, pwede ko nang i-plug, mga kaibigan, wag po kayo matakot na dumulog sa aming tanggapan dahil lahat po kami ay COVID-free. COVID-free. Ayan. O, nakuha rin naman. Mabilis lang pala, partner, yung result. In 15 minutes. Ayan aba. Na. Para mabilis lang kami. Na. Para lang ito, ano, parang pregnancy test. Parang ganun ayun. Lang. Mabilis na, mabilis na. Yes, salamat po sa nagsagawa nun sa amin. O nga pala, kay Dr. Yes. 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 Dr. Dinero. Ayaw ko banggit eh. Ayaw ko banggit eh. Good Samaritan ko siya. Sorry, hindi ko alam. Nabdulas na ako. Dahil nag-negative kami lahat, partner. Mm. So may pa-ice cream ka dyan. Ayan. Mamaya bibili tayo. Kasi negative, ano? Anyway, speaking of COVID, partner, sa mga susunod na araw, siguro simulan natin next week, ano, para mas maganda, partner. Mm. Patatalakayin natin dito sa ating programa, magiging bahagi po ng Isong Buong Mukha'y Tulfo. Pero hindi naman habang panahon, no? Habang mainit pa na pinag-uusapan itong issue ng COVID, itong pandemya natin. Yes. No? Kasi, sabi nila, nakakatakot daw. Ikaw ba, partner, takot? Oo. Actually, hindi ako pupunta sa mga crowded areas. Pero pag pumunta ka ng mall, gaya kanina, punta ako ng Green Hills, wala masyadong tao. Talaga, si literal, in the literal sense, wala talaga. Oo, sabi daw po kasi nila, sabi daw po kasi na nakakatakot daw, nakakapag-alala, nakakapraning, na paranoid tayong lahat, no? Dito sa COVID na ito. At para po maiwasan natin yung pagiging praning-praning-ning, magkakaroon tayo ng guest. Diba next week, magkakaroon po kami ng guest na sasagot sa mga tanong nating lahat. Ako, marami akong tanong. I'm sure, ikaw rin, partner. Actually, ang kwan ko dito is yung matatapos. Hindi na siguro, malabo na tanong yan. Kumbaga, titignan na lang natin kung hanggang kailan siya. Yeah. Pero ang tanong ko, ano ba talaga ang katotohanan dito? Ayun. Ano ba talaga ang totoo? Nakakatakot ba talaga? Yeah. O may nananakot lang sa atin? Ayun. Isa pa yan. Yeah. Parang mumu. Mm. Sabi nila may mumu. Pala wala. Alam mo yung ganon? Iyon ang mahirap, partner. Tama ka dyan. Ipapaliwanag po sa atin ng isang eksperto, isang doktor na makakasama ho namin yan next week. Kaya ipunin nyo na lahat ng inyong mga tanong. Iyon, isipin tama. Na yung mga concerns ninyo tungkol sa COVID at sasagutin yan. Iyon, yun ang pinakamaganda dyan, partner. At saka, kailangan din natin ng impormasyon gawa ng mag-iisang taon na tayo. Well, almost. Yes! Na nagtatago. Na lang nga tayo, baka walang Pasko. We are cowering in fear. Yes! Kung takot-takot tayo, lahat tayo eh. Oo. Diba? Kailangan malaman natin ano bang katotohanan talaga dito. Meron ba talaga nito? Itatanong natin kay Doc, dapat ba talaga tayong matakot o wala naman talaga dapat tayong katakutan? Lalo na yung social media, yung Facebook, maraming mga videos dyan na nangihikahos, COVID daw, ganun. Lalo na sa mga foreign countries. Araw-araw. Araw-araw kasi, partner, sa mga balita, sa dyaryo, sa radyo, sa TV, social media, lahat nakikita natin, napapanood natin tungkol sa COVID, ganito na karami ang nag-positive, ganito na karami ang namatay, diba, sa buong mundo. Eh, this time, makakarinig naman tayo ng ibang version. Ayun. Ibang other side of the coin, sabi mo nga kanina. Mm-hmm. Sa maganda niyan,
Hindi, kumbaga yun, bukod sa other side of the coin, we will be warned, or yes, we can be educated pala, I'm sorry. Warned and educated at the same time. Yeah. Kasi sa totoo lang, wala talaga tayong kalam-alam talaga dito. It's like puro fighting. Puro takot. Yes, we are being induced fear. Eh. Mm. Diba? Hindi, we are not educated sa totoo lang. Actually, this is the worst. Actually, kung titignan mo yung mga dating mga SARS, yung mga nakalipas na pandemya, this is ito ang pinaka wala tayong kalam-alam. Sa totoo lang. Yes. Wala tayong kalam-alam. Niyo na, ilistan nyo na yung mga maiisip po ninyo mga katanungan patungkol po dito sa sakit na ito, sa virus na ito, at sasagutin po tayo ng eksperto. Malaman natin kung ano ba talaga ang katotohanan dito, ha? Yan. Sige. Next week yan. Abangan nyo yan next week. Yes. Diba? At guwapo pa yung aming bisita. Diba? No comment na. Basta, nasabi mo na yung... Ayan, tumutok ko kayo. Buksan nyo na ang inyong mga TV. Ang iyong Facebook partner, ano mo yung bubuksan? Ano mga station ba tayo? Yan, tayo ay makikita sa Channel 25, Sky Cable, and Sky Cable Digibox, I'm sorry, Channel 224. Ayun. Yan. At sa radyo naman, sa inyong mga transistor radio, sa kotse, kung kayo po yung nagbibiyahe, sa bus, jeep, eh, yung inyong radio o stereo ba tawag doon? Stereo. Stereo. Ilagay nyo lang mo sa 810 AM. AM. At kung meron naman kayo mga... At kung naman meron kayo mga telepono dyan, alam mo naman mga Android phones, laptops, or what, diba? And what not, pumunta lang sa official Facebook page ng Isumbong Mo kay Tulfo. Lalabas na po yung aming page. Mapapanood nyo kami doon. And at the same time sa DZRJ Facebook page. facebook.com/DZRJ810AM. Ayan. May YouTube din tayo, partner. At meron tayong YouTube. Doon naman tayo sa Radio Bandido. Type nyo lang doon at lalabas yung Radio Bandido. Simulcast po yan. Live po kami dyan. Yeah. Pwede nyo pong ulit-ulitin yung episode, di ba, partner? Yes. So, na-miss na tayo today. Pwede nyo pong panoorin kahit anong araw nyo gusto. I-search lamang yung date. Kung ano yung araw na na-miss niyo. Actually, pa-plug ko sana yung Montulfo TV, which is, please click and subscribe, like and subscribe nyo sana yung subscribe ko po kayo dun sa Montulfo TV. Pero inaayos pa natin, partner, gawa ng may mga kailangan pa mag-upload ng mga past episodes. So correct. Kung meron kayong pwede tayo doon. Anyway, na lang natin. Hopefully by next week, tapos na yan. Pwede rin kayo mag-text sa aming text hotline sa 0998-792-6304 at 0998-791-7179. Yeah. At yung mga pumupunta ho dito sa aming himpilan, free, libre ho kayong pumunta rito. Nasa 27th floor tayo, partner. Yes. Ng may AIC... elevator po, ah. Yan. AIC Burgundy Tower, 27th floor, 2702, room 2702. Kami ay across ng Robinson's Galleria entrance. Yes. Bali yung ADB wing, ADB Avenue wing. Basta ako naka-face mask kayo, suot nyo yung face mask, suot ang face shield. Face shield. At kung walang sakit, maayos ang pakiramdam, go ahead, punta ko kayo dito sa amin. Kung masama pakiramdam, magpahinga na po muna kayo. Tandaan, ang Isumbong Mo kay Tulfong himpilan ay COVID-free. Yan. Thank you nga pala sa nagpadala, nag-sponsor ng lunch natin. Si Miss Benny. Thank you, Miss Benny Mare, sa lunch. Napakasarap, kinihaw, partner. Oo, nakita ko nga kanina. Yes. Maraming salamat po. Yes. May babatiin ka yata, partner. Actually, batiin ko na muna to si ang aking kapatid na si Jem, ang aking mother, si... Yes, Tita Josie. At ang cute mong pamangyan. Yes, si Olivia.
Ayan. Yeah. Si Armon, si Simon, aking anak, si Jiro na nasa Bataan. Kay saka good afternoon din kay Saiti Rivera. Ayun. And mabanggit ko na rin to partner, si Mayor Fritz Diaz. Yun. Yeah. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Mayor. Yes, of Seattle Negros. Yes, of Seattle Negros Oriental. Actually, partner, kahapon ko nakikinig tayo mga kababayan, meron ako nabanggit na isang political figure na gumawa ng, instead na magbigay ng ayuda, ang ginawa niya, nagpahukay siya ng mga, sa mga barangay niya, nagpahukay siya fish pond. Ng mga fish pond para sa tilapia, freshwater fish. Ayan, siya po ang brainchild niyan. Ibig sabihin ng brainchild, siya po ang nakaisip niya. Napakahusay po nung naisip niya yun. Hindi na siya magbibigay ng isda. Binigyan niya na niya ng aalaga ang isda. Aalaga ang isda. Kumbaga yung binhi galing sa gobyerno. Yun mo napagaling. Ngayon yung binhi niya, siyempre lalaki, mangingitlog. Pag kinuha yung isda, may mga itlog sa ilalim, mabubuhay ulit. Ang galing nung cycle. Ang galing nung naisip niya, sobra. At least hindi ka naaasa sa ayuda. Hindi ka na puro sardinas. Kasi partner, kaya naman sila, yun nga. Actually partner, kaya naisip niya yun is because hindi pwede magpalaot yung mga fishermen natin because of the itong COVID. Pandemya. So binawal, ni-respect nila. Kung meron man nakakapagpangisa, napaka-konting percentage ng ng mga mangingisda na pwedeng palaot. Eh sabi niya, hindi tayo magbubuhay ang barangay natin. So ito ang naisip niya. Actually, natuto nga daw silang kumain ng tilapia. Hindi daw sila kumakain ng tilapia doon dahil napakasarap daw ng yamang dagat ng Negros sa ng Seattle. Dahil, so bright. Oh, yeah. 30 very kilometer coastline. Napakagaling. Salud tayo, Mayor Fritz Diaz. Congratulations. At sa rin, kanina si Doc, may sinuggest din siya si yung nag-test sa amin kanina. Mm-hmm. Yung urban farming. Sa mga bakuna na kung natin, kung kahit na malinggit lang na bakuran, matuto daw tayo magtanim. Mga petcha, yung mga madaling mabuhay na gulay, para hindi ka nabibili. Nandiyan ang pipitas na lang sa bakuran mo. Correct. So, yung mga bakanting lote nyo dyan, kahit maliit yan ayusin nyo na po, magtanim, tamnan daw natin. Yes. Actually, ang lupa natin, tandaan mo partner, kahit saan tayo, is mataba ang lupa natin. Self-sustaining kasi tayo eh. Napaka-self-sustaining natin pagdating sa sa mga lalo yan. Na ngayon, lalo na ngayon, partner, at nag-uulan. Ah, yes. What? Tama ka dyan. No. Malusog ngayon ang mga pananim. Malusog. Tama, yes. Ayan. Sige, basta yan. Tabayanan nyo ho yung mga tips namin yan eh. Para rin ho sa kabutihan ninyo. Kapakanan nating lahat. Yeah. Na hindi na tayo umaasa palagi sa bigay ni Mayor na sardinas, na corn beef. Oh. Ito nga masama partner, pag naubos yung partner, if I may, nagagalit pa yung iba nating mga kababayan. Di ba? Dapat yun nga, dapat self-sustaining talaga. Yan ang maging, suggest lang natin partner, sana maging ganun din. We have to follow suit. Turuan daw tayong mangisda. Yes. Bukod doon, maraming paraan. Hindi lang panging isda. Maraming paraan. Ayan. Yes. Mamaya po ang tabayanan ng ating mga naka-line up na sumbong ngayong araw na ito. Yes. Ang ating mga sumbong po ay meron tayo dito yung unclaimed benefits. Yung po ba mga kinakaltas sa sweldo? Kasi ihuhulog daw sa SSS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig, yung mga ganon. Aba, hindi pala daw inihuhulog, hindi nire-remit nung kumpanyang kanilang pinasukan. Mm-hmm. Kaya ang sumbong po, kung hindi nilang nire-remit, isole, bawiin na lang nila. Tama. Ito ang naking sumbong. Yes. Mamaya ang tabayanan ho yan at ang aksyon na ginawa ng ating palatuntunan. Yes. At samantala, meron pa tayo isa rito yung unclaimed salary. Kahapon may unclaimed salary tayo. Meron na naman tayong unclaimed salary na kaso ngayon, laban naman ito sa mga food stall.
Mm-hmm. Alam mo yung mga kariton-kariton, yung mga pagkain. Yes, yes. Mm-hmm. Oh, may mga trabahante sila, tapos hindi daw pinibigay yung sweldo. Nako. Diba? Actually, partner, uso-uso nga ngayon yan. Eh, meron nga tayong isang kaso na naman ng parang ganyan. Umabot pa sa dole hanggang ngayon. Ay, nako. Naman. Diba? Pa kailangan paabutin pa sa kaso, sa dole. Ibigay mo na, di ba? Ibigay mo na pa. Pinaikot mo lang, partner, di ba? Pinaikot lang nila. Pinatagal lang. Eh, kailangan pinatagal ng tao lang. Yan. Tama. At meron din magpapasalamat ho dito yung humingi naman ng tulong sa atin laban sa isang ospital dyan ho sa May Laguna. Mm. Ayan ho ang mga ating mga kaso. At syempre, text-text lang kayo sa Facebook namin. At babasahin ko po isa-isa yan mamaya. Ito, may kumakaway na nga partner eh. Oh, hello daw, partner Bon, sabi ni Marites. Kaya. At meron pa dito galing Hong Kong, nanonood daw siya. Oh, kaway-kaway daw mula sa Hong Kong. Galing kay Mar, kaya sito. Oh, si Marites pala ay nasa Hong Kong. Oh, very nice. Kamusta ba dyan? Mukhang masaya dyan ah. Masaya. Yeah. Alright. Sige, partner. Magbabalik tayo, ha? At para magdiridiritso na tayo. Si Kuya Mon po pala, by the way, ay meron pong importanteng mahalagang meeting. Importanteng mahalagang hindi maiiwang meeting. Meron siya importanteng mahalagang appointment po na may kaugnayan pa niyo sa public service. Kaya po, excuse muna siya for today. For today. For today lang naman. Yeah. For today. Alright, sige, magbabalik po kayo mga kaibigan. Ang oras muna natin ay alas 3:20. Babalik kami makalipas ang ilang paalala. Pagpagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong okay, Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, pagpagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong okay, Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na pun. Mga krimen at anumalya ay lahat paun. Walang witness, lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan kong mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Bold Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Watch as the Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, embark on a multimedia initiative hosted by Chairman Dante Jimenez every Saturday from 3 p.m. to 4 p.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free-to-Air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJ News PH. The weekly program allows Chairman Jimenez more flexibility in sharing the PACC's accomplishments and activities with the public and assure its continued advocacy and vigilance in carrying out its mandates towards good governance and public accountability. Watch and tune into Opinyon Mo, Pakinggan Natin. Karapatan Mo, Irespeto Natin. From 10 p.m. to 11 p.m. Baby, I'm home! Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong,
healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Yan, partner. Nagbabalik na tayo. Oras na muna natin. Alas 3:23 ng hapon. Partner. Yun. Yes. Ito, meron pala tayong safety reminder. Again, yan. Alam nyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit anumang istruktura na malapit sa linya o tore ng kuryente ay mahigpit pong ipinagbabawal. Maikaw ko lang parusa ang paglabag po dito. Pagkakakulong ng hanggang 12 taon at kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ayan. Parang kilala ko yung boses na yan ah. Sa isang istasyon yan eh. Sa istasyon sa kalaban. Eh, magkakapin naman tayo lahat dito. Nanonood si Attorney Nelson Borja. Pagandang hapon sa'yo, Attorney. Ayan, Tito at Nelson. At Ninong yes. Johnny Chua. Pangalawang tatay ko yan. Yes, hello. Good afternoon po. Oo, ito sabi ni Carolina Lugi. Ito yung tungkol doon sa COVID siguro ito. Sabi niya, kapag may tiwala ka sa Diyos, hindi dapat matako. Totoo po yan. Yes. Tama naman. Yan, naniniwala ako dyan. Oo, si June Jimenez, sabi niya, good afternoon, Sir Bon. Oh, Sir Bon and Ma'am Aline, we're watching from Bulacan. Yeah, Bulacan. Very nice. From Bulacan. Magandang hapon sa inyo. Kay Kenneth Marco, good afternoon. Good afternoon po. Ayan. Ito, meron may birthday nagpapabate. Oh, happy, happy birthday kay Joel Apawan. Mm-hmm. Ayan, Joel Apawan, happy birthday. Ang pagbati mula sa iyong kapatid na si Doms. Doms Apawan. Ayun, speaking of birthdays. Magpakanton ka naman. Ayan. Ayun, ito magpapakanton itong kaibigan ko. Mabanggit ko na rin si Ferdy Lomoon. Belated happy birthday. Ayan. May belated Ayan. Happy birthday na. Magpapahipon naman yan. Magpapahipo. si ito, si Joel, magpapakanton mamaya. Magpapakanton. Ayan. Very good. Sige, dito na tayo sa unang sumbong muna natin. Ito yung reklamo ni Lori Jane Belyesa ng Imus Cavite, partner. Actually, dumulog siya sa ating himpilan para isumbong itong kanyang kumpanya. Ano na siya? Yung endo na siya. May endo pa rin talaga, okay. Partner. Endo contract. Finish contract, end of contract. Yes. Ngayon, nalaman niya na hindi pala hinuhulog yung mga benefits nila. Naku. Na naipon. Di siyempre, naipon na yon. 6 months, di ba? Para sa SSS, para sa PhilHealth, para sa pag-ibig. Eh, sabi niya, ganun din lang na nangangailangan kami ngayon at hindi nyo hinulog, kunin ko na lang. Bigay nyo na lang sa akin. Yun o, ang naging sumbong sa atin ni Lori. Pakinggan ko nga po natin yung kanya naging sumbong. Nasa 13 kami, ma'am. Kayong 13. Opo. Lumapit kayo sa amin dahil mga benefits po namin, ma'am, na hindi nila hinulog. Yung mga kinatasin na, ma'am, like yung mga SS, pag-ibig, PhilHealth, ma'am. Isang taon sa akin, ma'am. Yung sa iba? May 6 months, ma'am. Nag-text kayo, ma'am, sa kanila. Tapos pagka ano po, yun, nag-text din sila ko agad-agad sa mga katrabaho ko, ma'am, nung araw din na po yun, ma'am, na bibigyan na daw po nila. On! Isa lang siya nagreklamo, partner, pero bit-bit niya doon ay 13. Mm-hmm. O, 13 sila. At ang kanilang kumpanyang nareklamo ay Unitop General Merchandise. Ayun. Biro mo, yung sa kanya, 1 year. Yung sa iba, 6 months. Na hindi naman pala ni-remit.
Eh, bawal yung partner, di ba, sa batas. Of course. Batas paggawa, labor code. Yeah. Dapat eh, may SSS contribution, may PhilHealth, may pag-ibig. Actually, yung partner, may singit ko lang, ano? Mm. Nagtatayo ito mga ito ng kumpanya. Mm. Di ba, nagtatayo sila. Yes. At alam mo, dapat, para sa akin lang, dapat meron tayong ano eh, examine. Dapat ini-inspect talaga yan ng dole. No. Hindi po, partner, hindi po. Hindi-examine, ipa-examinin para alam nila yung labor code. Ah, oo. At pag lumabag sa, pag nilabag sa batas yung ginagawa at may nagkaroon ng complaint, diretso, sarado agad. Actually, partner, alam nila yan. Alam mo yun, talaga lang gusto makatipid. Alam mo yun? Partner, gusto pero ang makaisa? Partner, yan ang problema. Hindi, yun nga, partner, yun nga ang problema eh. Kaya yung mga yung batas natin diyan napakahina. Mahina ang batas natin diyan eh. Tingnan mo, kailangan mo pa siyang ireklamo. Eh di ba pagbatas, dapat meron ng kaukulang parusa? Hindi eh. Oh. Kailangan mo pa mag-file, kailangan mo pa mag-ano. Kawawa ang tao. Oh God, dapat yes. Automatic yan eh. Pag nakapatay ka, di ba, automatic kulong. Dapat ganun. Kulong. Eh hindi, dapat may ganun. Due process. Meron tayong due process, partner. Kaya nga, partner. Pero kahit na. Pag, kahit na suspect pa lang, di ba, dapat ano. Pero anyway, sayang. Kaya dumulog lang sa atin si Lori para humingi ng tulong na mabawi yung sinasabi nilang contribution na yan. Kaya bilang aksyon, agad ako nakipag-ugnayan dito sa UNITAP General Merchandise. Maliban sa tawag, tinext ko pa para ho aksyonan nila. Kompleto sa recados, partner, ha? Ay, syempre. Kasi minsan hindi mo makikipag-usap sa atin itong mga to eh. Kahit tawagan mo ka, ayaw makapag-usap. Pag alam nila ang tulfo na. Ayan. Takot na siguro. O dito, text mo ngayon. Para alam talaga nila na seryoso ang isang bumukay tulfo. Na dapat aksyonan or else. Diba? Mm-hmm. O, kaya po ang resulta ng aksyon na yan, narito po, binahagi sa atin ni Lori. Pero ngayon naman, ma'am, nung araw din na yun, ma'am, pumunta kami doon sa office namin. Yung dinaro na yun, ma'am, naibigay naman po nila. Naibalik po nila sa amin, ma'am. Naihulog, ma'am, yung mga benefits namin. Okay na po, ma'am. Nakuha na po namin, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Kasi kung di dahil sa inyo, siguro hanggang ngayon, wala pa rin kaming aksyon. So lahat kayo, yung 13, ayos na? Opo, ma'am. Opo, ayos na po, ma'am. Maraming salamat din, ma'am. Yan! So, ang sarap naman pakinggan mo. Ito yung mga instant partner. On the same day, nasold natin. Yun ang maganda. Yan. Oo. Kasi pagkatapos daw natin tawagan at i-text, aba, natinawagan daw sila at pinapunta na kaagad dun sa kanilang kumpanya at yun na ibinigay na sinoli na yung mga contribution na yan. Ayun. So salamat. Salamat na rin dito sa UNITAP. Sana matuto kayo sa mga iba pang empleyado, ihulog nyo na lang. I-remit nyo yung contribution nila. Tsaka pinaghirapan naman nila yan, pinagtrabahuan, di ba, partner? At para sa kaalaman nila, pag sa SSS po at naireklamo kayo doon, may kulong, may kaso, partner. Pwede makulong yung may-ari ng kumpanya. Mm. Pag hindi yung inihulog yung SSS ng mga empleyado po ninyo. Ayan, salamat sa tiwala ni Lori at doon sa mga kasama niya. Bira mo, ano ba, one bird? Ano, two stones. Ayaw kasabihan na two stones. You hit two stones with one bird. One bird with two stones. Mali pa. Basta 13 silang nasol. Basta pa. Pero, mali pala yung sinabi ko. two birds pala with one stone. Ayaw. Ito, 13 birds in one stone. Yun ang maganda. 13 birds. Gusto mo yan? May 13 bird? Ayoko ng 13 birds. Pasensya na po. Baka partner ito. Gusto nun, ayoko nun. Ayoko. Okay, dito naman sa mga, ito yung mga mahilig kumain ng mga, alam yung mga street food, partner. Nako, ayun. Mga nasa kariton o yung mga food stall. Mm-hmm. Nauuso yan, mga fishball,
Yes. Kaya, ano ba yung mga tindan quack, mga quack. Yan? Quack, quack. Quack, barbecue. Yes. Sarap. Yan ang, yan ang mga uso ngayon. Siomai. Isa pa yan. Siomai. Favorite. Yan. Favorite ko yan. Favorite. Ah. Mm. Ayan o ang trabaho nitong dumulugo sa atin na si Cherry Lynn. Mm. At siya ho ay nagtitinda na dyan sa may Ginsay o Ginsay Takoyaki. Takoyaki. Nakakain na naman ng takoyaki. Sarap niya. Ano yan? Ah. Parang dumpling na may octopus, whatever. Sarap. Masarap yan. Oh, yun, ganun nga daw yun. Sa Japan, masarap yung takoyaki. Japanese na. Siya lang to. Japanese. Yeah. So, nagtitinda siya. Nagtitinda daw siya dyan. Kaya lang, tapos na. Ang trabaho, yung natapos na ang trabaho ni Sherilyn, dapat dapat ibigay yung sweldo. Tama, yung pinagtrabahoan mo. Diba? Dapat ibigay sa'yo. Sige, correct. Pakinggan mo natin ang sumbong ni Sherilyn. Nakakaiyak po yung sitwasyon namin, ma'am, kasi ang dami po namin. Ilang branches po yun. Ilang branches po kami na pinaasa nila. Tapos nung bago po mag-lockdown, kalahati lang po yung pinasahod sa amin. Sinasabi nila na weekly sila mag-release ng sahod. Wala po talaga kami ni isang naasahan sa sinabi po nila, ma'am. Biro mo, marami pa ng branch ito. Mm. Tapos nung nag-lockdown, kalahati lang ang binigay na sweldo. Usually, mga franchise kasi yan, partner, kaya marami. Malaki ang kita dyan. Miiyak si Sherilyn. Oo nga, narinig ko nga. Miiyak siya doon sa kanyang sumbong. Kaya sweldo nila na pinaghirapan, hindi pa na maibigay. Na balik-balik, pinagbalik-balikan lang daw balik-balikan sa kanya. Oo, nagkakahalaga daw yung unclaimed salary niya, partner, ng 9,000 pesos. Dignan mo yan. Oh, ba kulang pa dun sa pagbalik-balik niya. Pati yung mga contribution. Pati yung ganun din yung mga contribution dun sa kanyang benepisyo. Palyado rin. At kaya tinawagan ho natin itong kanyang amo, yung kanyang employer na HR manager ang sumagot sa atin, si Angie Letaria. Angie Letaria po ang manager ng Ginsay o Ginsay Takoyaki. Narito po. Actually, ma'am, yung sa salary, kasi meron kaming March 15 and March 13 na payroll. So, yun yung pending payroll namin sa kanila bago mag-lockdown. So, nung nag-lockdown, ma'am, paunti-unti kaming nag-release kasi nasabi naman namin sa kanila na dahil sa lockdown, wala nang nag-ooperate na mga stores. Hindi kaya ng company na i-release ng biglaan lahat ng sahod. For how many months, ma'am, yung hindi ninyo paghuhulog sa mga benefits nito mga tao? Babayaran namin yun, ma'am. Actually, sa katunayan, ma'am, nag-ano na kami sa SSS para pa-compute yung mga penalty. Oh, may penalty talaga yan pag hindi kayo nagbayad on time. Tama. Mm-hmm. So, mas aware pala sila, partner. Kinumpute na nga daw nila. Nax. At para mas klaro po ang pag-uusap, nagkaroon tayo ng conference call. Kagusto mo yan? Conference call. Ibig sabihin, iba ka talaga, partner. Pinag-usap po natin sila. Si HR manager, si Angie, at saka siyempre ang isumbo mo kay Tulfo para magkailiniwan tungkol dito sa reklamo. Pakinggan po natin. Kung mapayag ka ba, Cherilyn, na ito-turn down mo yung post mo last time? Sige po, kung may bibigay po nila, may erase po naman po yun. Okay. Miss Angie, kailan po ba maibibigay yan? Actually, ma'am, pag na nakita namin wala na yung post niya, okay, kahit agad-agad, ma'am, kung okay, may Gcash siya, PayMaya o kaya BDO account, pwede kong i-transfer anytime. Wala po, ma'am, kasi ang meron lang po dito, ma'am, Palawan at saka ano po, Smart padala. Sige po, pwede rin po, pwede naman BDO to Palawan eh, pero baka bukas mo pa yun makukuha. Okay lang ba yung Cherilyn? Sige, ma'am. Yon, ipadadala daw, partner. Mm-hmm. Oh, 'di ba? Yung madali naman pakausap pala itong si Miss Angie. Opo, nakita na.
ayusin lamang daw niya kasi padadala niya yung dapat nilang yung responsibilidad nila ibigay dito kay Ate. Para dun kay Kuan yan. Yes, dito kay Sherilyn. Nakakatuwa naman na partner kung ganun. Para naman, pero mo sa halagang 9,000 na nga lang. Diba, umiiyak na siya, kawawa naman. Mas patatagalin mo pa. Patatagalin mo pa, kawawa naman. Baka abunado pa to partner na sa pamasahe, balik-balik. Yun nga eh. Tama ka. Yung pagod. Yung pagod ang hindi nababayaran dyan actually, yung pagod. Pagdating mo doon, nalulumo ka, hingal na hingal ka, oo na oo ka, tas wala. Di ba? Yun nga eh. Yun ang mahirap. Ayun. Kaya naman po, pakinggan natin ang resulta matapos po magkaroon ng pangakuan base o dito sa conference call na ginawa po natin. Narito po ang resulta. Ang naging resulta po, ma'am, nag-ano naman sila sa akin, nakipag-cooperate naman po sa akin. Binigay naman po. Paano niya binigay sa'yo yun? Gcash po. Ang nagulog po talaga nung pera is yung pinaka-employer po namin. Kailan mo na-receive yun? Nung araw din ba na nag-conference call tayo? Kinabukasan ata, ma'am. Ma'am, nagpapasalamat po ako sa tulong niyo kasi mabilis ang nabigyan na action yung reklamo po. Maraming salamat po. God bless. Ayan, God bless din. Of course, ayun, diba? Sabi pa tayo partner. Oh. Nakakatuwa yun yung mga gandong complain na talaga, alam mong kailangan nila, tapos nare-resolve ba kaagad. Ayun. Diba? Ayan. Feeling. So, salamat kaya Mr. Takoyaki. Tapos ibinigay ka agad takoyaki. Takoyaki. Oh. Na ibigay ka agad ho yung sweldo nitong si Sherilyn. Ayan. Thank you so much. At sa tiwala din, Miss Sherilyn. Maraming po salamat. Ito, from Florence, Italy partner. Nox! Nanonood sa atin si Carolina Luge. Ayun. Ano ba? Magandang tanghali ba dyan? Morning. Happy viewing sa inyo. Kamusta, mag-iingat kayo dyan sa Italy? Yes, lalo na dyan. Oh. Yes. Oh. At ito pa, kaway-kaway daw, sabi niya. At magandang hapon po sa inyo dyan, Sir Bon at Ma'am Alin, sabi ni Tech. O si Dang Marum naman. Ating kaibigan ay nanonood din sa atin ngayon. Si Dang Marum. Dang Marum, ayun. Oh, ito naman, watching from Palumpon, Leyte, si Joyce Bahay. Mm. Joyce Bahay. Sa Palumpon, oo. Magandang hapon. Thank you for tuning in. Ayan. Si Warren Cruz, partner. Oh, si Warren, dating cameraman to sa ng iyong mga uncle. Oh, ano, Warren Cruz. Si Magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan. Sabi ni Marites kanina, one stone, two birds. Kino-correct niya tayo. Yun nga. Actually, two birds with one stone. Sabi ko, pero ate, ano yun eh? Two stones with one bird. 13 stone. Nakakalito. Sabi ko na kanina eh. One stone, 13 stone, one bird and 13 stone. One bird with 13 stones. Tama ba? Yon. Kawawa naman yung bird. 13 stones ba naman? Ay, nako si Ricardo. Ricardo Sikam, salamat po sa paliwanag ninyo. Yes na yes po. Watching from Halahala, Rizal. Stay safe daw tayo, partner. Stay safe. Salamat. Maraming po salamat sa inyo. Maraming po salamat. Oh, masarap din daw ang tempura, sabi. Tusok-tusok. Kasi takoyaki, di ba kanina? Ito naman, tusok-tusok na tempura. Tempura, tusok-tusok. Ay, ito yung ipon, di ba? Ipon? Ipon, sosyal. Binalot sa makapal na flour. Kayo, tama. Sa arena. Yung ipon kakapiraso. Ang ipon ang liit. Kakapraso. Tapos pare-pareho, puro arena. Diyan. Masarap doon yun. Ang masarap doon parang yung sausawan niya eh. Yun na lang. Yun na nagpasarap doon. Saka yung crunch. Oo.
Ayan, si Nikap po, nag-greet din sa atin si Nikap. Good afternoon. Nikap, ayun, nga pala, ating avid listener. Noon pa, si Nikap, tama. From watching daw from a distance. Nice. From a distance. Ayun. Tuloy mo yan, partner. Wag. Nakakahiya, baka sabihin ng mga televiewers, sir, mula na po rito. baka magkaroon ng bagong career. Oo, si Jordan Rod. Oh, ito si Jordan Rod. Sabi ni Jordan, lagi lang daw siyang nag-aabang. Alas dos pa lang daw ng hapon. Abaya, nag-aantay na siya sa atin dito sa DCRJ. Nako, maraming salamat po. Maraming salamat. Jordan. Jordan, thank you. Okay, dito naman tayo sa susunod nating sumbong. Ito madalas tayo makatanggap ng mga ganito partner eh. Yung mga sa ospital ba, pagka sabi kasi nila, pagka mahirap ka, wala kang karapatang mag-ospital. Sa mga private yan, partner. Hospital. Oo. Ito ay dumulog sa atin si Joey Lee. Ah, para ng Binyan, Laguna, para humingi ng tulong isumbong yung ospital dahil daw hindi inaasikaso yung kanyang nanay. Nako. Itinakbo nila sa ospital diyan sa Perpetual Health Hospital sa Binyan, Laguna. Sa Binyan, akala ko sa Las Piñas. Itong kanyang nanay na stroke victim, na stroke partner. Ah, nako. 67 years old na si nanay. Mm-mm. Aba, eh, ilang araw na daw silang nasa ER, hindi daw ginagalaw si nanay. Nako. Hindi daw inaasikaso. Oh, yun lang. Kaya, sige nga, pakinggan natin ang sumbong ni Joey Lee. Mother ko, ma'am, na na-stroke. Inano po ng mga doctor doon sa Perpetual Health sa Laguna, sa Pasita po, na COVID po siya. That time pala, ma'am, stroke talaga yung mother ko. Hindi nila agad inasikaso. 48 hours pa po bago nila inasikaso yung mother ko. Tinali nila that time na yon. Kasi, ano talaga siya, ma'am, may gusto niyang lumaban. Wala lang, wala silang binigay na kahit ano sa mother ko noon. Hinayaan lang nila ng 2 days na ganun po yung mama ko. Tapos inobserbahan lang siya na lahat na yon na baka daw kasi COVID, mawaan sila ganun, ma'am. Yun po, nag-decide kami na magsumbong kay Sir Ramon Tulfo. Kasi dami na po namin na ospital na tinawagan kasi ayaw po si mama tanggapin ng ospital. Yun yung sinasabi ko, partner. Stroke. Pero pinaghihinalaan may COVID, kaya ayaw galawin. Hindi yun. Hindi yun. Talagang nakita sigurong walang kapabilidad siguro na magbayad. Pero huwag naman. Kawawa naman si nanay. Kawawa naman. Hindi na si kaso. Kaya o, dumulog na sa atin. Yan ang nakakalungkot na realidad, partner. No. Totoo. Dito sa atin, ha? Hindi ko sinasabi sa pamasa dito sa atin. Hindi naman yung inaano natin eh. Pagka yung mga kaubayan natin walang pera, hindi talaga makapunta sa private. Eh, pag sa government hospital naman sila pupunta, punong-puno. Siksikan. Ayun. Siyempre, kagustuhan mong mabuhay, di siyempre, kahit sa ospital na lang, basta kaya kang i-survive. Tama, i-survive. Walang kabaya. Walang presyo ang buhay natin, partner. Tandaan natin yan. Yes. Mm-hmm. At ngayon po, tinawagan po natin itong ospital partner. Ang nakausap ko pa noon, hindi ko maalala kung sino yung sumagot sa akin. Sabi ko, nagagalit ako noon eh. Ito yung panahon ng COVID. Nasabi ko, asikasuhin yung pasyente. Dahil nahihirapan na. Oo, tinawagan natin yung Perpetual Health Hospital dyan sa Binyan para ayusin or else para rating natin ito sa kinaukulan. Nako, ayan. Nga, narito po ang pagpapatuloy. Yun po nakita, ma'am, yung CT scan niya. Well, okay naman as de, bakit, na ano, de, bakit, stroke siya talaga. Bakit? Yun po, ma'am, dahil po sa tulong niyo po, dahil siguro, ma'am, nagkalahog na ano na sila na good na tulpo sila that time na yon. Pati mismo ng may-ari,
nag-asikaso sa mother ko. Tapos yung dati pong CT scan na sabi nila na almost 20,000 may kit, naging 6,000 na lang po yun. Ma'am, nagulat na lang yung ate ko kasi ang dami nilang hinihingi sa amin na pera. Eh, wala pa kami nung time na yun pera. Yun mo, napaganda pa, partner. Ano pa, nabigyan pa sila ng discount. Inasikaso na sila. Inasikaso, tapos binigyan. Oh, yun ang maganda. Ng discount itong pamilya. Kasi nga, sabi, kundi para nga daw tayo tumawag, siguro daw natakot. Ultimo daw yung, ewan ko sabi niya, may-ari ng ospital, tumulong sa pag-asikaso sa nanay niya. Nakakatawa lang minsan. Hindi naman sa natawa. I'm sorry, I don't want to use na nakakatawa. Pero ano yung kailangan talagang ng ganun para umaksyon? Eh kung tutusin, pwede naman silang umaksyon na hindi kailangan. Tama. Trabaho nila ang sumalba ng buhay. Tama. Diba yung payment, to follow na lang yun. Correct. Diba? Kung tama. Walang pambayad, tama, partner. Kung walang pambayad, bahala na ang God. Bahala na si Jesus sa inyo. Oh, diba? Saan laki-laki ng kinikita ng ospital? Malaki. Mm-hmm. Sige po, narito pa bago patuloy po na kwento ni Joely. Thank you talaga, ma'am, sobra. Kasi nung time na yun, ma'am, oras na yun, ma'am, ginalaw agad po yung mother ko. Nagulat po lahat doon na mga taong nasa labas na tinawag kami at inasikaso agad yung mother ko. Dahil po sa tulong nyo po, dahil siguro, ma'am, nagkalahog na ano na sila na na tulpo sila that time na yon. Brothers tulpo po sa tulong nila po sa amin. Kaya po sana po gusto ko po personal po sana magpasalamat. Kaya laki po tulong po talaga. At lahat po na isa lang taong tumulong sa amin sa dami po naming tinawagan, ma'am, lahat. Yung tulpo lang po talaga ang tumulong sa amin. Yun. Nakatuwa naman. Yung parto mo saan-sana daw sila humingi ng tulong. Wala. Oh. Tapos, ito na, pumasok mo tayo sa eksena. Napaganda pa. Kasi para naging VIP to. VIP patient pa yung nanay nila VIP doon. Diba? Napakasarap pakinggan yan, partner. Mo. Sa totoo lang, Kaya napunta ako na bilang inyong isa sa inyong bagong kakampi. Napansin ko lang na talagang hindi matatapos ito. Siguro hanggang sa pagtanda ko na to, marami pa tayo matutulungan. Sana, partner, alam mo naman ang age difference natin. Wala pa 10 taon. Ayan o, nikindot ako. Ayan, so, makakasama pa kita siguro mga another 29 years. 29 years sa pala tayo, partner. 29 years. Masabihin ko, kayo po ay nakikinig sa isang buong. Matanda na pala. Partner, ha? Partner, ha? Partner, lalakasan ko para sa'yo. Ayan ako, maraming salamat po sa tiwala ng pamilya ni Joey Lee. At dyan po sa Perpetual Health Hospital. Sana! Huwag kayong mamimili ng basyo. Oo, oh, sana na. Yes, tama yun. Kaya pumunta dyan kasi may sakit, may nararamdaman. Yes, diba? Tama. Hindi naman pupunta na ospital niya kung wala nararamdaman. Diba? Oo, tsaka na lang ang singilan. Madali na yun. Ayan. Salamat ho, salamat na rin dito. Marami po salamat. Yeah. Sana po hindi na kami maulit makatanggap ng reklamo na tulad ng ganyan. Yun. Tama puro naman. Puro papuri. Puro papuri naman ang marireceive natin. No? Mm-hmm. Inasikaso sila kagad. Ganun. Yes. Ako, napakaganda. Yes. Thank you so much po, Perpetual. At kila Joey Lee, salamat. At get well soon. Kay Nanay Lydia, get well soon. Nagpapalakas na siya ngayon sa bahay nila. Ayun. Okay. Thank you so much. Get well soon. Okay, thank you. Alright. Alam mo mga partner, itong si Marides, ano pala natin to, follower natin to sa kabilang station pa. Okay. Hanap daw niya tayo. Ako, salamat po. Ayan, buti naman at
Gusto daw niya pumunta dito sa office natin kahit na wala siyang isusumbong. Gusto na daw niya tayong makita ng personal. Wow, nakakatuwa naman, Nax. Why not? Di ba? Yeah, 29 years on air ang aking partner. May parang celebrity na rin yan. Yan naman. Alam mo, partner, baka alam mo na, bigyan mo ako kung kakalimutan, baka may party list ka na dyan. Ayan, good day po, idol. Oh, sana po mabigyan niyo pa ng pansin ang mga umaasa ng mga ayuda sa DSWD. Ayun. Sana daw ay karampagin natin ang DSWD. Actually, next week, partner, talakayan natin yan. Ay, kanino galing? Sorry. Galing kay Alia Bermudez Lederas. Ayun, sige. By the way, bigyan natin ng ano yan, pansin, partner. Siguro next week, ma-job-job natin ng post. Di ba sabi ba ni partner, ano, konektado yan doon sa issue ng COVID eh, na magiging topic natin next week. Mm. Yung mga issue ng ayuda. Tama po. Yan. Mm. Ayan, live. Ito na si Winnie Ching. Oh, Winnie good Ching. Afternoon. Yes, good afternoon. Good afternoon to you. Oo nga pala. Hello. Happy listening and happy viewing. Live na live daw tayo. Ang ating programa. Nakakatuwa yan actually si Ate Winnie. Sinishare pa tayo niyan. Oh. Nakakatuwa. Ito, good afternoon, Boss Mon. Oh, sabi ni SARS Bayhonan. Sino? Kilala mo yata ito si SARS Bayhonan. SARS Bayhonan. Oo. Good afternoon. Ayan, good afternoon nga pala sa iyo. Yes, oh, good afternoon. Ayan, good afternoon po sa lahat. Maraming salamat ha. Sa nanay ko. Oh, alam mo naman nanay ko, fan ko yan eh. Kay Aling Delia. Yan. Good afternoon, Tita Nelia. Tito Ding. Yes. Kay Tito Ding din, good afternoon po. Tito Ding, good afternoon po. Opo. Oo, kay Ate Terry. At sa aking mga kapitbahay dyan. Ate Terry at the Ate Polo Group. Ate Polo Group, happy listening po sa inyo lahat. Maraming salamat. Partner, ikaw ay babatiin. Nabati ko na yung aking mga kapatid. And ano, special someone, wala. For now, wala pa. Wala ka? Anong puso mo ngayon? Pag-usapan natin yan pag ano, sa susunod na kabanata. Magkakaroon tayo ng usapang puso. Iyon. Actually, magandang i-discuss natin yan, pero wag na. Magagalit si Kuya Moon. Sa Valentine's pag inumpisa, Day. Pag inumpisahan natin yan, tuloy-tuloy niyan. Pero pwede naman ako magbigay ng advice. I-text nyo lang kami sa number na ito, DCRJ810AM Facebook. Kung may mga problema kayo sa pag-ibig, pwede natin mag-advigan ng advice. Pero pag yung dating sa mag-inkwentro, ay hindi po tayo gumagawa. Advice. Mga usaping illegal, pwede rin mo natin pag-usapan. Yeah, meron tayong mga eksperto na tutulong sa atin. May mga abogado tayo in the house, di ba? Yes, at pwede o nga pala partner, yung mga hindi nagsusustento dyan, pwede rin natin tanggapin yan. Pero yung mga usaping ano, hindi. Kasi ano yun, form of, form of ano yan, child abuse. Correct. Yeah. Pwede natin kunin yan. Ayun. Sige. Alright, partner. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa amin ngayong araw na ito. Bukas pa, may isa pang bukas bago mag-end ang week, di ba? Of course. At tamayanan niyo po ulit ang ating mga sumbong tomorrow. Maraming salamat sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po ang inyong bagong kakampi na si Bon Tulfo para kay Kuya Bon Tulfo, nagsasabing Pinoy, mabuhay ka! Bye! Tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa noon. Mga krimen at anumalya ay lahat pa-on. When I'm in this
lahat na sobrang never acted like a goon. Daw ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan kong matalilangan. Handang handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsitig kamay na pwedeng pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Bulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Bold Bulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang pungok ay Bulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Bold Bulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang pungok ay Bulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts and guests